Hi, Farsign. Iris Leon Sagittarius. This is Sir Gem in your tarot reader. So, Farsign, alamin natin ang sitwasyon na na-encounter or may encounter mo. Just a reminder, this is a general reading. So, this may or may not resonate with you. So, don't take it personally. This is just a guide. This is also a timeless reading. So, kung panood mo ito sa ibang panahon at ibang pagkakataon, possible na nakatadahan ang mapanood mo ang reading na ito. Maaaring mga advice, messages na mapupull out natin ay makatulong sa iyong sitwasyon. Also, please like, share, comment, and subscribe for more videos. For Sign Aries, Leo, and Sagittarius, salamat sa pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. Na-appreciate ko lahat ng comments and messages nyo sa ating videos. For Sign Aries, Leo, and Sagittarius, give me your energy. For Sign, you have the King of Pentacles, an Earth sign. Maaaring ikaw ay involved with an Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. You have the Full energy. And the Four of Swords, an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Possible na ikaw ay connected with an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. For sign Aries, Leo, and Sagittarius, I'm really getting here na you are trying to recover, to move on. Maaring meron kang mga pinagdaanan na heartbreak sa buhay mo na gusto mong kalimutan. It feels like you are healing at nasa recovery process ka, moving on process. Because you have the full energy, you are just taking a leap of faith, going with the flow. Yung tipong ayaw mo nang istresen ang sarili mo sa mga problemang pinagdaanan mo sa buhay. Para bang ayaw mo nang magpakalugmok, ayaw mo na na lagi na lang nakakaramdam ng kalungkutan, lalo na pag nag-iisa ka. Gusto mong maging malaya. Gusto mong maging masaya. Kumbaga, for sign, this energy tells me na ito yung simula ng pag-move on mo. Ito yung simula na nasabi mo sa sarili mong, okay, I will move on. Kakalimutan ko ang pait ng nakaraan. I will recover. You have the King of Pentacles. Maaaring ang iba sa inyo, connected with someone na may kaya, mayaman. Maraming property. Possible na may sariling business. Maaaring siya yung nagbigay ng heartbreak or pain sa'yo. Maaaring mas older sa'yo yung energy ng person na ito, pero very mature. Possible then for sign Aries, Leo, and Sagittarius, this is your energy. Yung tipong, ito yung ginagawa mong paraan para maka-move on ka, maka-recover ka, naka-focus ka sa business, sa trabaho mo, sa career, nagpapayaman ka. I mean, nag-iipon. Maaring nakakatulong ito sa'yo para makalimutan yung mga problema mo. Diba? Yung mag-focus sa trabaho. Mag-focus sa mga bagay na alam mong ika-i-improve ng buhay mo kasi patungkol ito sa money, fortune, salary. Possible na ang iba, nag-i-invest. Or may pinaplanong bumili ng sariling property or bahay para sa pamilya. So resonate as it is for sign Aries, Leo, and Sagittarius, it feels like yung Four of Swords, you are trying to recover kasi marami kang natutunan sa mga pinagdaanan mong problema. King of Pentacles. Maturity level. Diba? Parang marami ka nang naiisip na mas importante sa buhay mo. Let us see the full energy for Four Sign Aries, Leo, and Sagittarius. Give me the full energy for Four Sign Aries, Leo, and Sagittarius. Page of Swords, an air sign. Gemini, Libra, and Aquarius. Maaaring the full energy and the Page of Swords, bagong simula. May gusto kang gawin, may gusto kang umpisahan, may pinag-aaralan ka ngayon. Resonate as it is. Kasi Page of Swords is some kind of energy na maaaring literal na nagbabasa ka. Like this energy. Possible din na literal na may pinag-aaralan ka sa social media, sa YouTube tutorial, any kind of learning
na alam mong ika-i-improve ng sarili mo. Diba? Gaya nga ng sabi ko, this time, for sign, nafe-feel ko sa energy mo na self-improvement yung priority mo. Ito yung, kumbaga, ito yung ginagawa mong way para makamove on, makarecover, at the same time, diba, lumalawak pa yung learnings mo, lumalawak pa yung mga kaalaman mo sa buhay. Hindi nasasayang yung mga panahon at sandali mo kasi nagiging makabuluhan. For sign, Aries, Leo, and Sagittarius, and you have the full energy, you are just going with the flow na wala nang baggages sa buhay mo, wala nang stress. Kasi nga, nadadivert yung stress, yung problema mo sa kaalaman. Maaaring nakafocus ka kung ano man yan, kung ano man yung gusto mong simulan. Nakafocus ka na pinag-aaralan mong mabuti. Particular man yan sa business, sa career, or kahit sa connection mo with other people. Let us get the King of Pentacles for Fire Sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Nine of Pentacles, an Earth sign again. Nafe-feel ko sa energy mo, Fire Sign, parang maganda yung pasok ng opportunity or blessing sa'yo about money, about material things in life. It feels like this is a fulfillment. Yung tipong, kung ito ay energy mo, Fire Sign, unti-unti mo makakamit yung ninanais mo sa buhay, ikaw ay magtatagumpay. Nararamdaman ko na dahil nagsusumikap ka to achieve your goal, you have the Page of Swords. Pinag-aaralan, pinagsusumikapan mo. Ang priority mo ngayon is improvement of yourself. Nafe-feel ko yung success. You have the King of Pentacles. Prosperity. Maganda at masaganang buhay. At hindi lang ikaw yung nakikinabang, pati ang pamilya mo. Ibig sabihin yan, yung mga problema at challenges sa nakaraan, naging motivation mo para pagandahin yung buhay mo. Let us see the Four of Swords in your energy. Give me the Four of Swords for Fire Sign, Aries, Leo, and Sagittarius. You have the Strength. This is a strong Leo energy. Meaning to say, Fire Sign, Aries, Leo, and Sagittarius, you have the Four of Swords and the Strength in the near future. Maaring sa ngayon, masasabi mo sa sarili mong hindi ka pa fully nakaka-recover. Hindi ka pa fully nakaka-move on. Pero in time, you will gain your strength. Magkakaroon ka ng confidence sa sarili mo na someday, masasabi mong okay ka na. Diba? Na someday, soon, in the near future, yung mga pinagdaanan mong problema sa buhay, magsisilbi na lang alaala sa iyo. A kind of memories na naging dahilan kung bakit naging matatag ka sa buhay. You have to gain your strength for your family, for your loved ones, for a sign. Kung sa ngayon, hirap kang makamove on, hindi yan magtatagal. Diba? Lilipas ang panahon, ang araw, ang oras, magiging okay din ang buhay mo. Huwag ka mawalan ng pag-asa para sa ibang hirap makamove on or makarecover sa nakaraan. Okay lang na pagdaanan mo, diba? It takes time, proseso yan. Pero huwag ka mawalan ng hope na someday you will be happy again. Let us get more energies for you. For sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Okay. Fire sign you have here, toil and labor. Para sa ibang fire sign, maaaring nakafocus ka sa trabaho.
sa career mo. Ito kasi yung reason kung bakit kahit papaano nagkakaroon ka ng inspirasyon sa buhay, motivation na mabuhay. This is also helps sa pamilya nyo, di ba? Nakakatulong ito para sa'yo at sa pamilya mo. You have distant horizons. Possible na ang iba sa inyo may plano mag-ibang bansa, mag-abroad. And it feels like there's a possibility. Maari din na ang iba sa inyo far sign connected with someone naka-LDR. Maaring ito yung dahilan kung bakit there's a reason for you to move on. Privileged lady, again, a kind of energy na you will receive what you deserve. Huwag ka mawala ng pag-asa. Someday, your life will be better. You have false person. Ingat sa mga taong manloloko, manilinlang, hindi nagsasabi ng totoo. Huwag agad magtiwala. Maaari ding ito yung reason kung bakit may mga pinoproblema ka sa buhay. Kasi may mga tao sa paligid mo na hindi tapat or totoo sa'yo. You have your community. Mag-focus ka na lang sa mga taong importante sa buhay mo. Your community, your friends, your relatives, your family. Sila ang gawing mong priority. At umiwas sa mga taong meron lang gustong makuha sa'yo. Let us get more clarification for four sign Aries, Leo, and Sagittarius. Okay. First sign you have here. Page of Wands. Say first sign. A new passion, new beginning, new motivation, new inspiration. Nafe-feel ko talaga first sign sa energy mo. There is something new sa buhay mo na kung saan. Maaring ito yung maging dahilan para makarecover ka, makamove on sa iyong nakaraan. You have the Empress energy. Know your worth. Know what you deserve. Maaaring iba sa inyo, single parent, solo parent, resonate as it is. Pero nagpapakatatag ka para sa pamilya mo. At makakasurvive ka. Don't give up. You have the Three of Cups, a water sign. Maaaring this is a kind of energy na naging dahilan kung bakit ikaw ay brokenhearted. Kung bakit gusto mo mag-move on. May taong manloloko, manlilinlang, possible na kaibigan mo. Maaari ding this is a third party situation because of a LDR connection mo with your person. Kayo ay long distance relationship, kaya nagkakaproblema kayo when it comes to trust. Okay? And you have the Knight of Cups, a water sign. Be ready. There's an offer na paparating sa buhay mo. Possible na this is an opportunity sa trabaho, sa career, or kahit sa relationship if you are willing to accept. And you have the Page of Wands, a four sign. This is some kind of energy na wag pabigla-bigla sa desisyon. Okay, four sign. Kailangan pag-isipan, kailangan may plano para walang pagsisihan sa bandang huli. Let us get more message for you. Four sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Okay. For sign, let us see message for you. You have here karmic relationship, fleeting triggers, turmoil, resentment, lessons, letting go and loving you. Maaring para sa ibang far sign, you are connected with your karmic relationship or karmic person, 'di ba?
Yung tipong pinagtagpo pero hindi kayo tinadhana sa isa't isa, kaya kailangan mo nang mag-move on. You have cassette outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head. Hindi makarecover, hindi makamove on, laging iniisip, may nakakamiss. Maaring ikaw o yung person na connected sa'yo. The sword and rose. Clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, power. Maaring merong kang natuklasan, nalaman, na nagparealize sa'yo ng katotohanan. You have love call. Someone expresses love. A message of love, thinking of you, and letting you know. It feels like may paparating na love call, love message para sa'yo. Possible na isa ito sa offer na nakita natin a while ago. You have mask, not showing true feelings, hide, personify, pretend, delude, gaslighting. Merong nagpapanggap, mapagpanggap. Hindi pinapakita yung totoong nararamdaman. Maaring ikaw, far sign o yung person mo. You have paradise, happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. You have this kind of energy na hindi ito imposible. That you will be happy later on. You have camera, reminiscing, keepsake, perception, learn from the past, make memories. Meaning to say, kung ano mga pinagdaanan mo sa nakaraan, learn from it. Kailangan may matutunan ka and make new memories in your life. And kiss on a ring, many options, decision, unconventional, string along one night stand. Para sa ibang far sign, this is a third party situation na possible na naging dahilan ng breakup or separation. So let us see, Angel Guide, give us some message advice for four sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Okay. For sign, let us see. Message from Angel Guide. You have here, it's a yes. Kung ano man yung tanong na nais mong masagot ng yes or no, it's a yes for you. Improving health, improve your life, improve your situation. Never lose hope, never give up. Opportunity. I'm really getting here an opportunity that is coming into your life. Be ready. You are ready for sign. Okay? Listen to your intuition, listen to your gut feeling kung kailangan na meron kang desisyon na gawin sa buhay mo. Perfect timing. Wait for the perfect timing in every situation. Diba? Pag hindi nag-work out ang isang connection, ang sitwasyon mo, ang buhay mo, sa ngayon, ibig sabihin yan, that is not the right time. Wait for the perfect timing and always remain positive for sign. Laging maging positibo sa buhay kasi in that way you will attract a positive and good vibes. So thank you for sign Aries, Leo, and Sagittarius. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you for sign.